Hello, good day and welcome. This is Maritime Aviators Vlog Journal Session 0057. Just call me Snail, reporting on my weekly blog journal. So I just do this every week. So, ano ang mare-report ko ngayong linggo na to na nangyari sa akin? Well, una, medyo natapos ko na yung video preparations na filming na ginawa ko nung bunkering operations namin sa Singapore. However, ang problema do sa videos na yun is napakarami niya na masasabi nating classified na detalye na nakot sa video. So, it is sobrang dami at essential yung details na yun, yun nga, nahihirapan akong i-edit. And apparently, hindi ko siya ma-edit kasi kung i-edit ko yun, halos yung buong videos is makakat o makakansila dahil So, essential kasi yung mga details na unfortunately nakot siya sa essential yung video pero unfortunately maraming details na yun nga, na unexpected na nasama doon sa video. So, ang resulta na lang, ang ginawa ko na lang siguro na magagawa ko is hindi ko na lang siguro i-release yung videos after 3 years. So, medyo matagal-tagal din yun. So, isipin mo, medyo may 3 year prescriptive period ako bago ko i-release yung videos na yun. Just to be safe na, of course. Sa love naman ng 3 years siguro, nasa, safe allotted time na yun. Kasi, recently din medyo nag-build up ako ng dami ng, dami ng mga videos. Usually, halos araw-araw na ngayon ako na kumukuha ng videos. Hindi katulad nung dati, nung nandun pa yung balasubas na kamote namin, nahihirapan ako. Halos bihira, minsan isang beses lang sa isang linggo or probably isang beses lang sa dalawang linggo ako kumukuha o gumagawa ng videos. Pero ngayon, halos araw-araw. And, yun nga, maganda kasi ngayon ang ang environment, kaya okay lang sa akin na makakuha ako ng mga videos ngayon. And at the same time, yung body spy cam ko is naayos ko na. And yun nga, yung techniques ko at improvements ko regarding sa skills sa spy cam is already improving. So yun nga, halos araw-araw. But anyway, maganda rin na mag-cut ako ng video araw-araw para at least ma-record officially kung ano ang ginagawa ng Seaman sa pang-araw-araw. Kasi most vlogs out there, hindi nila masyadong nire-record thoroughly or hindi masyadong binibigyan ng fleshed out na details kung ano ang buhay ng isang Seaman sa barko. So, yun. Nabanggit ko na rin yung bunkering operations. Yung pinaka kung paano kami mag-mooring sa bunker barge is medyo na-missed out ko kasi due to weather related issues. Unfortunately, sa sobrang init nung nung environment nung time na yun, alas 3 pa lang na madaling araw, feeling mo na sa around 11 or 10 o'clock na, or at least tanghaling ang pakiramdam mo sa Singapore nung time na yon, 3 AM na madaling araw, parang pakiramdam mo tanghali na sa Pilipinas sa sobrang init. And at the same time, 3 AM kasi yun, hindi ako nakakuha ng filming due to safety reasons na rin. Baka mahalata yung aking body spy cam. Although sabihin na natin na well hidden ang aking spy body cam, hindi ibig sabihin hindi siya nag-i-emit ng ilaw. So, ang problema kasi pag nakita niyo yung ilaw na yun, lalo na kung gabi. Na walang problema kung kumukuha ako ng filming sa araw kasi yung ilaw o sinag ng araw ay nakakamouflage niya yung ilaw na iniimit ng body spy camera. So, sa madaling salita, hindi masyadong pansinin yung ilaw na iniimit ng spy body cam sa araw kaysa sa gabi. So, just for safety reasons na rin, para hindi rin mahalata na mayroon akong body spy cam, is mas mabuti na rin din hindi ako kumuha ng footage yung time na yon. Besides, hindi naman din yun na magiging banking operations na may experience ko or opportunity. Meron pa namang opportunities siguro sa pagbalik ng barko dito. Babalik ulit kasi yung barko dito sa Singapore para mag-bunkering and mag-refueling.
So, yun nga. So, hindi naman yun wasted opportunity. Well, for now, parang sinetaside ko lang muna yun. Anyway, pag magkaroon naman ako ng good opportunity is, yun nga, magkukuha ako ng filming regarding sa, ano, sa bunkering operation o bunkering mooring namin sa bunkering barge. So, since nasa Singapore, dumaan na kami sa Singapore, nagkaroon din siya ng random drug and alcohol test sa Singapore. Nakakatawa, nagra-random drug test sila samantalang ni isang patak ng beer ay wala dito sa barko. Wala lang, it's just, palagay ko it's redundant and useless kasi, okay, pagpalagay na natin yung drug kailangan kasi di nga natin alam na may, kung may dala yung kasama ko natin o kasama natin si Seaman na may dalang droga or anything. Pero yung alcohol test, I think it's unnecessary and redundant siya kasi, well, wala namang beer dito sa barko or any form ng alcohol. Unfortunately, yan ang pangit minsan sa... I'm not saying na ano, pero masyado nilang over the top sila sa sinasabi nilang policy nila. So, sa sobrang over the top, parang oppressive na ang dating. Di naman magra-random kayo or random surprise drug and alcohol test considering ang barko, wala naman talagang alcohol of any kind. Anyway, who knows, paano policy yan ng mga nasa ano, nasa taas, and I think it's one stupid policy to be honest, frankly, and straightforward saying na it is a stupid policy. Pero, anyway, ratings lang naman ako, I am not obliged with that kind of opinion. Of course, for the record's sake, ito yung itsura ng... breath analyzer, bibigyan ka ng receipt, parang ganitong klase ang receipt, sorry, ganito ang itsura ng receipts na yan for everybody's for record keeping purposes. Of course, yan ang receipts na marireceive mo para sa breath analyzer sa Singapore, yung ano, alcohol test. And ito naman ang marireceive ng isang seaman na parang receipt niya para sa drug test, which is iihi ka sa ship's ano, sa usually yung lugar is sa ship's hospital, iihi ka doon ng at least hindi ako sure kung 20 ml or something, pupunuin mo yung maliit na cup na gaganon eh, so i-collectahin yun nung isang doktor. Ito ang itsura nung form na yon for of course for blogging sake, of course. Ganito ang itsura niya. This is the official receipt na binigay sa akin noong nag-test sa drug and alcohol test. So, dalawa yung bibigay sa'yo. Yung ganun na parang pamplit na kala mo resibo sa grocery store at itong form na drug and alcohol test, which is supplied by Abbott Chain Custody Form. Ito yung naman yung nasa likod at the backside. Nung form na yon, ganito ang itsura. See? Information. So, yan. Ganun ang itsura ng maririsim mo. So, two paper receipts yun, acknowledging. Parang alcohol, drug and alcohol test din sa Pilipinas, ganun din. Although, wala lang yung parang resibo na parang grocery store. Yung sa Pilipinas kasi, for everybody's information, is yung parang form number 2 na pinakita ko, yung kulay blue. Now, also, nung nag-stopover kami sa Singapore, as usual, na-receive nitong barko nito yung mga store supplies at konting provisioning. Konti lang naman, which probably may indicate na ang next destination namin would be China. And there's a possibility na baka mag-angkorahi kami na matagal doon, kaya nag-provisioning. Yun lang naman ang na-receive namin during sa provisioning tsaka... store supplies na na-receive nitong barkong ito. And just to take note, yung ibang store supplies na nilagay namin sa pinakapupa ng barko namin or backside ng barko namin, ayaw pa, yung iba nun ayaw pa buksan no, chief engineer namin ngayon. Parang inaakusahan niya na kami mga Pilipino mandorobo or baka kunin namin yung mga supplies ng engine. So, which is
Okay, fine. May point siya for security. Pero nakaka-insulto kasi parang inaakusahan kami ng chief engineer na yon, tong kumag na chief engineer namin ngayon, na parang inaakusahan niya yung mga Filipino crew, mga mandurobo. Which is annoying, considering na hindi lang naman Filipino ang mandurobo na alam ko sa barko. Yung iba pa nga na mandurobo sa barko, alam na sabi na natin mga yung iba, ibang lahi din. Yung iba pa nga gumagamit pa nga ng pondo ng barko para mag-order ng, ng kanilang personal belongings gamit ang pondo ng barko. Anyway, I'm not gonna talk into that, pero nakakaasar lang na inaakusahan kami na kami mga Pilipino crew na baka hijacking daw namin yung mga store supplies ng engine. Well, specifically lang naman to sa chief engineer. Yung mga ibang Pilipinong crewmates namin sa engine, ayaw din sa kanya and ayaw din nila yung ganong statements. So, ayun. Also, gusto ko lang ma-report din na yun nga, during na pag-cast off namin at pag-alis namin sa Singapore, just for record keeping purposes na rin, na yung pilot ladder namin on the port side was damaged dahil tumama siya sa pinakagilid na hull ng barko. Parang nakrap siya or something, or nakping. Now, up to now, hindi ko alam kung ano magiging hatol doon sa pilot ladder na yun. Mostly kasi ngayon, ang regulasyon ngayon, hindi na nagre-repair ng pilot ladder. Bumibili ka na ng buo. Kahit gano'ng kalaki ang sira o gano'ng kaliit ang sira, buo mong papalitan yung buong pilot ladder noon, isang buong set yon. So, ang nakasira na technically si Pumpy kasi hila siya ng hila ng ng motor and nakuping yung namin. I think nakot pa yon nung ng body spy cam ko yung insidente. Although hindi siya directly na naka-point sa direction na yung kung paano nasira yung pero nakuha siya at na-record siya ng body spy cam ko. Well, of course, I'm not gonna release that video due to sensitive nature na information na nakot niya. So, if you wanna verify that, kung sino man makakapanood nito, it will take up to at least 3 years pa bago niyo ma-verify yung insidente na yon. So, ano pa ba? Speaking of which, ngayon na wala na kami sa Singapore area for bunkering at naglalayag na uli ang barko northward. I should be expecting na ang weather will be more pleasant ngayon. Kasi nung time kami nun sa Singapore, ang temperatures nag-hit nun was around 38.5 at least, which is napakainit, mainit. Parang katirikan ng pinakamainit na summer sa Pilipinas. Bagay ang Pilipinas naman umaabot ng 42. 38 point ang registered, pero ang pakiramdam parang nasa 43 ang init. Parang init ng Pilipinas, 42. During height ng summer, ganun. And it was very uncomfortable at hindi ako makaano din ng footage kasi baka mabasa ng pawis yung aking, yung body cam ko na nasuot ko. So ngayon wala na kami dun sa Singapore area. I'm expecting na gaganda na ang weather within the next 3 or 5 days. Probably itong barko na to dadaan sa Spratly Islands na naman sa Baro, Pilipinas. Or something like that, basta South China Sea. Well, sa Pilipinas tawag nila West Philippine Sea, pero internationally it's still called South China Sea. But that's politics, I'm not gonna go into that. I'm just saying this na kung saan lang ang direction papunta ng barko. So, speaking of the moment, speaking ng sinabi ko na mandurobo, it turns out pala, na binanggit ko kanina, na merong na-discover yung isang kasama ko na nagtatrabaho sa barko regarding sa yung ginawang may kalokohan ng second officer namin na dati. Apparently, balak niyang hijackin yung, ships yung keyboard na parang mini piano ang dating. Ganito kasi ang story noon. Una, itong barko na to nagkaroon ng rumors na ibebenta daw. Which unfortunately hanggang ngayon hindi pa nabibenta kasi nagbimake pa ako ng video. Anyway, so nung nagkaroon ng spread ng rumors na ibibenta daw itong barko na to, yung second officer namin nag-order ng keyboard
ng sa at ginamit niya yung pera ng crew welfare nang hindi niya kinonsulta kung sino man sa crew ang may gusto ng ano keyboard or para man lang sa buong barko. Specifically, sole decision niya lang na umorder ng musical instrument na keyboard. And turns out, nung pag-order yon at na-receive sa barko, siya lang ang may personal na ano nun, order nun. It turns out na parang ginamit niya yung personal na, you know, funds ng barko for his own personal agendas. Ngayon, nung akala niya siguro na ibibenta ang barko soon, it turns out yung karton na ano, eh napunta sa loob niya ng kanyang, may tinago siya. Unfortunately, yung kasama ko ang nakasitay, so hindi ko alam ang specific location na yung karton ng keyboard kasama yung mga packaging tapes na probably na nag-i-indicate na once na bibenta ang barko, isisilid niya yun. Now, it's fine naman kasi na ano yun, na, well, usually naman talaga pagbenta ang barko, ang mga crew talaga, pinamimigay na yung crew welfare ng mga gamit. Pero the thing here is, originally, yung crew welfare ng mga gamit na in-order yun para sa crew. So, pinagdesisyonan yun ng buong crew sa barko. Itong second officer ito, parang ang lumalabas, ginawa niya is in-order niya yun at in-order niya for his own personal needs na wala siyang kinukonsulta. So, ginamit niya yung pera ng barko. And in the end, para ibagahin niya para sa sarili niya. So, yun. Anyway, I'm not here to judge. Kasi, alam mo naman sa barko, sari-sari ang ugali ng tao. And some of you would be even surprised kung ano ang magiging, yun nga, ugali ng tao sa barko. Pero, yun nga, na-discover. And I'm just saying this as out of part ng recorded blog journal sessions ko. Kasi, as much as possible, I want to report tong blog journal sessions ko yung accurate na description sa buhay sa barko. Now, unfortunately, hindi niya nabagahi yon kasi nauna na siyang umuwi later on doon pa sa South Africa. So, anyway. So, yun. Anyway, kung benta ang barko, wala namang ko-question doon kasi crew welfare naman yun eh. Pero, it's just nakakabigla lang na ginamit niya yung crew welfare for his own personal needs at hindi niya, personal agendas na hindi kinukonsulta yung buong crew about it. Now, ngayon, kung inta-advent na benta ang barko, usually naman talaga lahat ng crew is, well, it's up for grabs on any item na gustuin mo kasi pabenta naman ng barko eh. Technically, kay barko na yon ang bibili, hindi na barko ng ipong kumpanya na to. Pero wala lang, nasusurpresa lang ako kasi may mga tao talaga na ginagamit yung personal funds ng pondo sa barko for their own personal needs or gains na walang kinukonsulta. But anyway, I'm not here to judge. Like I said, hindi ako nandito para manghusga. Nandito lang ako to record it sa my blog. Anyway, may iba naman ako. Yeah, of course. Well, since may provision stores na na-receive kami from Singapore, naka-receive na ako ng aking monthly supply na 2 bars ng soap. So, kailangan ko itong tipirin sa loob ng isang buwan. Itong 2 bars ng soap na to na medyo maliit. Halos, kasi laki lang siya ng paano. Malaki pa yung palad ko. So, of course, gagawa na naman ako ng ways para magtipid kasi ito ang monthly rations namin. Maubos ko to na maaga, it means magtsatsaga ako ng walang sabon for a month. So, that is how tipid ang buhay sa barko, including sa sabon and your own personal hygiene. I don't know. Mga uwa kasi ang nagraran ng management dito sa kumpanya na to. I mean, dito sa part ng ano. So, I could expect na kaya nangangamoy yung mga uwak na ganun is because yung, well, matipid sila sa tubig at matipid sila sa sabon. Pero for God's sake, hindi ako uwak, Filipino ako. I do value my hygiene a lot. And frankly, nalilitan ako sa supply na 2 soap na bar para sa isang buong buwan. They should have made it 4 para maganda. Then we will talk about that hygiene thing. In the meantime, wala naman ganong situation at pag diniscuss ko pa to upfront, baka pa ako mapahamak dahil may habit ng barko na pinag-iinitan nila yung mga tao na who speaks out openly. I'm not being critical, I'm just saying this as part of hygiene as a Filipino. Kasi ang hygiene as a Filipino, iba ang hygiene sa uwak, iba ang hygiene sa mga Europeo.
Now, apparently, hygiene ng mga uwak is medyo less silang maligo, kaya madalas sinasabihan sila mabaho sa Pilipinas yung mga bumbay. Anyway, I just have to make it count itong dalawang soap bars na to for a month. Anyway, magaling naman ako sa magtipid eh. I got plenty of survival skills naman simula pa nung kadete ako. It really helped me a lot nung survival skills sa buhay ng seaman. Kailangan hindi mo na-preference yung mga science na yan. Ang ipaprioritize mo dapat as a seaman is yung survival skills. So yeah, one last thing before I end this blog journal session ko is for now, kinakatulog ko yung mga video files at nililipat ko. I'm doing a lot of stuff in, arranging my files para maging space, maging space efficient sila since big issue pa rin sa akin up to now ang space ng mga blog entries ko or mga blogs na ginawa ko. It's a big issue hanggang hindi operational yung 2 terabyte hard drive. Apparently sa situation ko, it will not be operational anytime soon. I guess yun lang siguro mare-report ko. So, again, this is Snail, Maritime Aviators Vlog Journal Session 0057, now logging off. Have a great day, everyone.